Hello everyone, this is Edmond Mendaro's channel, isang content creator at isa na namang Windows tips and technique. Ang pag-uusapan natin at ituturo ko kung paano gamitin at i-navigate ang emoji sa Windows 11. Hindi lang mobile phone ang may mga emoji, meron din dito sa Windows mga kaibigan. At kung paano gawin yan, start na natin. Dito lang sa ating keyboard ay press mo lang yung Windows keyboard shortcut na Windows key o kaya Windows logo plus period. So pagsabayin mo lang yan. And then lalabas ka agad tong emoji na tinatawag mga kaibigan. Okay, so inabigit lang natin yung mga emoji. So pag-click mo tong arrow na yan, makikita mo lahat yung iba't ibang klase at colors na emoji. Ayan, so napakadaming pagpipilian mga kaibigan. Napakaganda, okay? So andito lahat. And then next, meron naman ditong tinatawag na Kaomoji. Ayan, so pag-click mo tong arrow na yan, andito lahat ng mga klase ng Kaomoji at emoticons. Ayan, so napakadami mga kaibigan. And then dito sa taas, nandito yung mga option po din niya at mga choices. May happy, may greetings. Ayan, so cute, sad, napakaraming mga emoji mga kaibigan. Okay, kung paano natin gamitin ito, and then open lang natin ang ating notepad. So ito yung ating notepad. Right? And then next, press lang natin ang Windows key plus period. And then lalabas na kagad. Okay? And then next, ipipaste lang natin ito. So select ka lang dito kung anong gusto mo. Ayan. And then select lang tayo. Ganyan. So mamimili tayo dito. Ayan. Okay, so dito pa, napakadami mga kaibigan, mga pagpipilian at mga ganda yan. Alright, so ganyan. And then next, kung paano na ba natin ito palakihin, itong emoji na to. So next, makikita mo dito sa taas yung file, edit and view. So click mo lang yung edit. And then next, i-click mo tong baba ka lang, click mo tong font. And then dito na siya. So nandito yung tinatawag na settings ng ating notepad. And then next, click mo lang tong size. So palakihin natin. It's 280 na yan. And then back tayo. And then ito na siya. So lumaki na yung ating mga emoji. Ayan, so ganun lang. So press lang ating Windows key plus period. And then nandito na siya. Ayan. So click mo lang yan. And then automatic naman na mapipaste dito sa ating notepad. Ayan mga kaibigan. Napakadami. Ayan. Alright, ayan, in hope na nasundan nyo ito mga kaibigan, ating simple na tutorial at nakapagbigay ulit ako ng magandang idea at guide. Maraming salamat sa lahat ng sumusuport sa bawat tutorial ko, at kung bago ka lang sa aking channel, please huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe, and click mo lang yung bell notification para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. So thank you guys, and see you in my next vlogs.